Hello guys! Sa video na ito, gagawa po tayo ng stock review for Ayala Land Incorporated, isa sa largest property developer sa Pilipinas. So kung nagbabala ka mag-invest sa company o kung isa ka ng shareholder ng company, sana makatulong sa'yo itong video na ito. So unting background lang about the company, Ayala Land Incorporated or ALI was formerly the real estate division of Ayala Corporation and was incorporated on June 30, 1988. So in July 1991, the company became publicly listed through an initial public offering of its primary and secondary shares on the Makati and Manila Stock Exchange. And as of today, Ayala Land Incorporated is one of the largest property developer in the Philippines. The company is engaged in the planning and development of large-scale integrated estates having a mix of use for the sale of residential lots and buildings, office buildings, and commercial and industrial lots, leasing of commercial and office spaces, and the development, operation, and management of hotels and resorts. Ayala Land also develops commercial and industrial parks and also engage in property management, construction, and other businesses like retail and healthcare. At ito naman po yung ilan sa mga subsidiaries ng Ayala Land Incorporated. Ang iba sa atin, medyo familiar na sa mga companies na ito. Una na nga dyan, ang A-REIT Incorporated, Albayo Land Corporation, Abida Land Corporation, Ayala Property Management Corporation, Makati Development Corporation, Ayala Land Logistic Holdings Corporation, at 10 Knots Philippines Incorporated. So, ang chairman po ng company ay si Mr. Fernando Zubeldi Ayala. So, alam naman po natin kung gaano kagaling ang mga Ayala na mag-manage ng kanilang mga businesses. Sa katunayan, lahat po ng subsidiaries ng Ayala Corporation na nakafocus sa kanilang mga core businesses ay part ng PSEI. So, kabilang dyan ang Globe Telecom, Ayala Land Incorporated, Bank of the Philippine Island, at AC Energy Corporation. So, by that, we can say na merong magandang management ang company. So, now let's check their financials. Unahin na natin yung revenue at net income nila. So, from 2018 to 2019, tumaas yung revenue at net income ng company. Pero bumagsak ito noong 2020 dahil sa COVID-19 pandemic, kung saan maraming properties ang nagsara dahil sa lockdown na ipinatupad ng ating government. But from 2020 to 2022, consistent na tumaas yung revenue at net income ng company, though hindi pa nakakabalik sa pre-pandemic levels. So for their revenue, they have negative 2.46% na 5-year average growth dahil nga ito sa naging performance ng company noong 2020. While for their net income, they have 8.23% na 5-year average growth. And for their equity, makikita natin na from 2018 to 2022, consistent itong umangat. So meaning, the company are invested more kahit sa gitna ng pandemic. And they have 7.49% na 5-year average growth. At para naman sa free cash flow ng Ayala Land Incorporated, para makuha yon, kailangan lang nating iles yung capital expenditures sa operating cash flow. At gaya ng nakikita natin, as of December 31, 2022, merong positive free cash flow na 21.93 billion pesos ang company. At para naman sa long-term debt ng company, based sa kanilang audited 2022 annual report, nasa 210.23 billion pesos yung long-term debt ng Ayala Land Incorporated, at majority doon ay related sa bonds. So ngayong alam na natin kung magkano ba yung free cash flow at long-term debt ng company, puntahan naman natin yung free cash flow to long-term debt ratio. Dito makakagawa tayo ng projection kung ilang taon ba yung possible na aabutin bago mabayaran ng company yung kanilang long-term debt gamit ang kanilang free cash flow. So para makuha ito, kailangan lang nating i-divide yung free cash flow ng company na 21.93 billion pesos sa kanilang long-term debt na 210.23 billion pesos. So yung free cash flow to long-term debt ratio ng company ay 0.1043 or 10.43%. Para sa akin, yung good ratio is 66% or higher.
At para naman malaman natin kung ilang taon ba yung possible na aabutin bago mabayaran ng company yung kanilang long-term debt gamit ang kanilang pre-cash flow. So, kailangan lang nating i-divide sa 1 yung 0.1043. So, aabutin ng almost 10 years or 9.59 years bago mabayaran ng company yung kanilang long-term debt gamit ang kanilang pre-cash flow. So, projected lamang to guys at napakalaki ng chance na mabago ito lalo na kung gumanda yung financials ng company at lumaki yung kanilang pre-cash flow. At para naman malaman natin kung meron bang strong financials ang company at kung kaya ba nilang bayaran yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So, yung current ratio ng Ayala Land Incorporated ay 1.78. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So, meaning, merong attractive current ratio ang company. At para naman sa debt to equity ratio ng company, para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung total debt sa total equity. So, yung debt to equity ratio ng Ayala Land Incorporated ay 0.80. Based sa ating criteria, nasa low risk ito. So, by that, we can say na merong attractive debt to equity ratio ang company. So, yung current EPS or earnings per share ng company ay 1.26, while yung kanilang PE ratio ay 21.04. So, meaning, we are paying 21.04 pesos to earn 1 peso. Now, for me, hindi na ganun ka-attractive since above na siya sa minimum PE ratio na gusto natin, which is 15. At para naman sa moat ng company or for their competitive advantage, they have strong brand moat. Since Ali is very well known and one of the largest property developer in our country. At kilala kasi ang Ayala Land Incorporated sa high quality ng buildings and properties nila. So, para naman sa intrinsic value ng company, ang ating computed intrinsic value for Ali or Ayala Land Incorporated ay 39.40 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 27.58 pesos. So, again guys, gaya ng nasabi ko sa mga previous videos natin, pwede kayong gumamit ng mas mababang margin of safety. So, pwede nyong gawing 20% or 25%. So, nakadepende na yon sa inyong investing strategy. So, right now, yung potential risk for Ayala Land Incorporated and other companies under ng property sector ay ang pagtaas ng interest rates since makaka-apekto ito sa residential market and also ang pagtaas na rin ng construction costs dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng imported raw materials. So, ayun lamang guys ang ating stock review for Ali or Ayala Land Incorporated. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video. At kung bago ka naman sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Maraming salamat po.